Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. For today po, ang pag-uusapan natin ay kung paano magtanim ng mga bromeliads sa ating mga bakuran. Kasi itong mga bromeliads na to ay, pagkaalam ko, ito ay napakamahal na halaman. Mga rare sila at yung mga price nito sa market ay 250 to 200. Or yung mga rare na bromeliads ay umaabot ito ng mga 500 to 5,000 to 20,000 na depende sa klase. Pero itong mga bromeliads namin dito sa mini farm ay mga local lang sila. Ang price po nito ay nasa 150 to 250, 300. Depende po sa age ng mga bromeliads nyo. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin kung paano magtanim ng mga bromeliads para magkaroon tayo ng magandang landscaping sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Kasi ang mga bromeliads pong ito ay pwede silang itanim sa mga ilalim ng mga puno or sa mga terrace, dun sa medyo shady na lugar. Katulad po nitong nasa puno ng rambutan namin, kung nakikita nyo sila, angkit po nilang tingnan, yan po ay mga bromeliads po na tinanim namin sa puno ng rambutan na nilagyan ng maliit na paso. Ang mga bromeliads din po ay pwede silang itanim sa mga dripwood, yung mga pang orchids, kasi ang mga bromeliads po ay nabubuhay sila kahit walang soil, pero dito sa mini farm, tinatanim namin sila sa lupa na gamit ang lupa ay coco dust at vermicast. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay kung paano magtanim ng mga bromeliads at kung paano sila alagaan. Kaya ano pa nang hinihintay natin? Tara na po! So ayan po, itatanim na po natin yung ating mga bromeliads. Yung soil mixture po niya ay 50% coco dust and 50% vermicast. Sa amin kasi maganda yung resulta niya sa ganong soil mix. Pero itong mga bromeliads na to, mga kababayan, ay pwede rin naman silang ilagay lang sa kahoy, like yung mga kakawate, buko, pwede silang itali doon. Maganda rin yung resulta kasi parang orchids din sila, nabubuhay sila kahit walang soil. Pero kami nilalagyan namin sila ng soil, ng soil mixture. Mixture nga po ng coco dust and vermicast. So ngayon tatanim na po natin sila. Sa pagtatanim po ng mga bromeliads, hindi po siya sobrang lubog. Kailangan ito lang po yung ugat yung nakalubog. Pag kasi nalubog siya, pwedeng may tendency na malusaw po yung pinaka main crown ng inyong bromeliads at sayang din yung effort nyo. So dapat pag magtatanim po tayo, hanggang dito lang po yung ilalagay natin. Mabilis lang po dumami yung mga bromeliads. Kung nakikita nyo ito, pwede na itong ihiwalay, suhi na po ito. In the next 2 to 3 months, ganito na siya kalaki. And then siguro mga kalahating taon, magpo-produce ng magandang bromeliads uli yung itong baby na to. So, ganito lang po ang pagtatanim nila. Yan, kailangan hindi siya sobrang lubog. Kailangan yung crown nakaano din po siya. Yan. Pagkukuha lang po ng mga baby ng mga bromeliads, ganito lang yung pagkuha niya. Hindi naman siya maseran. Kung may cutter kayo, pwede po kayong gumamit na cutter. Pero kami, malutong naman siya, ginaganon lang namin siya, at okay lang po yun.
and then itanim na natin to for sa shady na lugar, and then 2 to 3 months pwede na sila dun sa morning sunlight na sunlight exposure nila. Yung nga po palang kung ilang nga po palang sunlight exposure ang bromeliads, require lang po nila ay morning sunlight 6 a.m. to 10 o'clock a.m. pero kung may greenhouse kayo, much better ang mga bromeliads, kasi the more na yung morning sun, naarawan sila ng morning sunlight, yung texture ng kulay nila mas magandang lumitaw. Pero kung full sunlight sila, pwede silang masaktan sa araw, magkakasunog-sunog sila. The best po ang mga bromeliads, pwede sila sa mga indoor like terrace, basta nasisinagan sila ng konting sunlight, okay sila doon, the best sila. Elegant po ang halamang bromeliads kasi mahal po ito. Nung nag-inquire ako, may nasa 5,000, 10,000. Pero itong mga bromeliads namin dito sa mini farm, mga kababayan, ay local lang sila, mura lang po. Nasa price po nila ay nasa 350 to 250 pesos. Hindi ko pa po kasi kayang bilhin yung mga rare na bromeliads na sa halagang 10,000 to 20,000. Kaya pagsasagaan muna namin yung mga local na yung laging nakikita sa mga tahanan. Pero pag ito na landscape nyo ng maganda sa inyong mga tahanan, maganda rin ang kakalabasan niya. So yun po, natapos na po tayo magtanim ng mga bromeliads. Kung napapansin nyo, ito yung mga tinanim namin mga bromeliads. Napakakulay nila. At ang mga bromeliads nito, hindi sila gaano maalaga. Kasi ang pagdidilig sa kanila, every other day or twice a week lang sila dinidiligan. At yung mga bromeliads na to ay napaka best nilang ilagay sa mga shady na lugar o sa ilalim ng mga puno, sa ating mga bakuran, at maganda rin po itong pang landscape. At ang bromeliads, sabi ko nga po sa inyo, pwede silang itanim sa mga natutuyong mga dripwood ng kakawate or anumang halaman na namamatay sa inyong mga lugar, pwede silang itanim doon kasi yung mga ugat po nila ay tumutubo sila doon. At kung wala naman kayong mga dripwood, pwede silang itanim sa soil na gamit ay coco dust or vermicast. Or pwede rin kayong gumamit ng rice hull na haluan din siya ng konting vermicast. Kaya ano pang hinihintay natin mga kababayan, magtanim na rin tayo ng mga bromeliads sa ating mga area o sa ating mga tahanan para magkaroon tayo ng makulay na bahay. Kasi nga po hindi maalaga ang bromeliads na to, nakakabigay sila ng magandang ambience or kulay sa ating mga tahanan. Sana mga kababayan ay may natutunan kayo sa videong ito, at huwag pong kalimutang i-subscribe ang ating channel, like, comment, and share para sa susunod po na mag-upload kami ay manonotify po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood.